nagbibenta yung bahay, baka dahil madami ng issue sa buhay nila. Mas maganda yung may ibebenta ka kaysa naman gusto mong benta pero wala ka namang maibenta. Matapos ang controversial sports car na ibinenta ng aktor na si Daniel Padilla, ngayon naman ay ibinibenta di umano ang bahay ng pamilya ng aktor sa Quezon City na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Ibinunyag ng showbiz reporter na si OG Diaz na ang isa sa nakapost na house and lot sa Instagram account ng isang property dealer ay pagmamay-ari nga ng pamilya ni Daniel at ibinibenta na ito sa halagang 50 million pesos. Gayunpaman, ayon kay OG, hindi siya kumbinsido sa usap-usapan na ang dahilan ng pagbebenta ng properties ng aktor ay dahil naghihirap na ito. Ayon sa kanya, mas okay na lang umano na may mga properties na naibibenta kesa sa gustong magbenta pero walang maibenta dahil walang property. Para umano sa kanya, baka raw ibinenta unang-una ang sasakyan ay dahil may mga alaala ito ng dating girlfriend na si Catherine Bernardo na gusto na niyang alisin. Maliban dito, maaaring gusto lamang umunong magbawas ng gamit ni Daniel na hindi na masyadong ginagamit upang makapagtipid lalo na sa maintenance nito. At ngayon naman ang two-story house nito sa Quezon City ang ibinebenta kung saan ay may sukat na 500 square meter, 6 na kwarto, 6 na CR at 5 to 6 car garage. Kung tutuusin na raw ay maswerte na makakabili ng bahay ng aktor sa halagang 50 million pesos dahil hindi raw basta-basta ang history ng property na maaari niyang ikwento sa mga bibisita. Mga pahayag ni OG, alam mo swerte sila pag mabenta nila ng 50 million yun kasi meron tayong tinatawag na provenance, yung history ng property, yun yung marka, yung tatak. Samantala, sinabi rin ni OG na matagal na raw gustong lumipat ng bahay ni Carla Estrada sa may bandang south, kaya raw siguro ibinibenta na ang bahay nila sa Quezon City. Mga pahayag pa ni OG, ang alam ko kasi, gusto ni Carla ibenta na talaga yung bahay kasi gusto nang lumipat ni Carla sa bandang south. At maaaring dahil sa mga pinagdaanan ng anak, ay gusto nilang magsimulang muli ng bago. Mga dagdag pang pahayag ni OG, may mga ganong tao talaga, di ba? Na pag sa isang place, madaming dumating na problema, na issue, nagkakaroon sila ng feeling na parang hindi na magaan yata yung bahay, ibenta na natin, tas kuha tayo ng maaliwa-aliwalas na place. Gayunpaman, wala raw problema doon, dahil ang mas importante raw ay may properties na may bebenta kung gustong kumuha ng mas magandang lugar. Samantala, kanya-kanya namang opinion ng mga netizens tungkol dito at nailan ay pinagtanggol ang pamilya ni Daniel sa mga bashers na nagsasabing naghihirap na sila. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Okay lang magbenta kung napagsawaan mo na dahil ang lahat ng bagay ay naluluma at nalalaos. Kaya't hanggat maibibenta mo ng may presyo, just go. Wala namang masama kung magbenta ng sariling pag-aari. Maaaring gustong magpalit ng bago na gusto niya, gustong ibang location ng bahay.